Right, meron tayo dito ang Electrolux na front load washing machine yan. Ang problema po nito ay nag-i-40 error at pagdating natin, nakita natin dito sa kanyang door hinge, medyo kumakawang, tapos inayos lang natin, tapos may mga naglulus na wirings doon sa likod. Inayos lang natin, tapos nung nakita natin yung wirings, wala tayong pinalitan, kinabit natin yun. Naglalak na yan. Tapos try natin kung bubuksan. Kasi ang concern nila, ma'am, hindi mabuksan na rin. Tapos yung mga damit na nilaban kahapon, kakakuha lang namin. Post natin, tapos tingnan natin kung bubuksan. Ayan. Ayun. Wala na yung door lock dito, na ilaw. Ayan. Diba? Nabuksan na. Problem solved. Tapos, lock ulit natin. Start natin. Alright, yan. Naglalock na ulit yan. May lock na. Ikot na ulit. Isa pa. Ayan. At mawawala yan. Ayun. Subuksan. Okay na. Last. Ayan na. Wala yan. Na, yung E40 po sa ano lang po yan. Sa pinto. Masyado pong nakakapag-overload tayo. Kaya yung kanyang machine nagkalampagan, may nahugot po dito ng mga wiring sa gilid. Apo, kaya po hindi mabuksan. Apo. Ari po, nag-lock na po ulit yan. I-post natin. Isa pa. Ayun, sige. Ayos na. Tapos na po ang problema niya. Opo. Bali po, ang naging problema na ay dito lang sa wirings niyan, sa likod. Natanggal po yung mga wirings, tapos po may mga naglulus, inayos ko lang po yung pagkakasalpak. Kaya hindi nag-aano ka lang. Iwasan nyo lang po mag-overload. Yan, okay na tong unit. Start ulit natin, last na. Para sigurado lang. Tapos, yan, may door lock na po, nag-indicate na po. Yan. Nag-E40 po, palagi. Mm. Yung E40 po sa door lock po yun. Tapos ulit natin, yan, naikot na yan. Last kaya na. Kaya pala natigil na pagkaganoon. Apo, masyado pong madaming karga nyo, ma'am, kanina. Ayan, wala na yung ilaw. Tapos, ayan, nabubuksan na po. Okay na po. Ito po yung lock. Ayan. Start natin. Ayan, nag-lock na. Hindi natin mabubuksan yan. Tapos, i-post natin. Ayan, pak-pak. Ayan. Okay na po. Okay na po, unit.